sa isang barangay na sakop ng bayan ng Tinambak sa Camarnesur sa Bicol. Matatagpuan ang isang nakatagong lugar na sagana sa ganda ng tanawin. Mula sa malawak na karagatang natatanaw, hanggang sa mga lunti ang mga burol, ay talaga namang mamamangha ka sa ganda ng paligid. Akala ko naikot ko na ang lahat ng ganitong mga gandang lugar sa Camarnesur. Pero marami pa pala talagang nakatagong ganda ng kalikasan ang hindi ko pa narating. Tara at ating puntahan ang panibago nating tuklas na atraksyon dito pa rin sa Bicol. Good morning mga highway. Mula dito sa Magaraw, Camarnesur ay magta-travel tayo ng mga 30 minutes or more papunta dun sa barangay Agayayan na sakop ng bayan ng Tinambak kung saan nandun ang lokasyon ng ating vlog ngayong araw. Ang estimated time travel natin ay 30 minutes pero baka higit pa kasi first time nating puntahan yung lugar at yun ay papasok sa may looban at hindi natin alam yung mga challenges, yung mga hindrances na pwede nating ma-encounter along the way. So tara, puntahan na natin! Tayo. Dito mo pa sa kanilang coastal area. So yun nga mga highway, mahangin nga yung panahon natin ngayon dahil nga sa hanging habagat na umiihip sa kasalukuyan. Kaya pag nagpapalipad tayo ng drone, ingat na ingat talaga tayo, hindi natin pinapalayo masyado, tamang distansya lang para hindi maaksidente ang drone natin. Dito na mga highway, yung mga lamang dagat na tinitinda dito ng presko, andun pa sa unahan mga pasayan, alimasag. So napakarami ng mga nakukuha dito. Andun yung mga nangunguha ng mga iba't ibang klase ng mga shells. Kasi low tide ngayon, kaya sinasamantala nila ang low tide. Nasa ganun, mas marami silang makuhang mga shells. Ito na yung pasusuhan bridge. Na malago pa yung mga halaman dito sa gilid nito. So tindi ng banking dito mga highway . Look at. Dito tayo sa barangay San Ramon mga highway, dito pa rin sa bayan ng Tinambak. Huminto tayo saglit dito kasi kukuha lang sana ako ng mga pang B-roll natin na drone shot. Pero nagulat ako sa aking nakita kasi dito sa ating bandang kaliwa, meron palang magandang view dito na nakatago lang itong napakagandang mountain hills na to. Hindi to siya pansinin mga highway kasi pagdadaan ka dito sa barangay San Ramon sa Tinambak, wala kang makikitang mga mountain hills sa paligid kasi natatakpan siya ng mga matataas na punong kahoy. Napakaswerte natin kasi first time kong malaman, meron palang magandang mountain hills dito na nakatago lang. Hindi pa to ang sadya natin dito mga highway kasi yung pupuntahan talaga natin ngayon ay doon sa barangay Sagrada, yung mountain hills doon, natanaw yung
Pacific Ocean. Sinide trip lang natin tong lugar na to. Aksidente nating nakuna ng video itong magandang tanawin na to. Pero doon talaga tayo sa Barangay Sagrada na ilang kilometro pa yung layo mula dito sa Barangay San Ramon. So dito na tayo mga highway sa Barangay Sagrada. Dito na talaga yung kakanan tayo dito sa barangay yan. Barangay Agay-Aya National High School na 3.8 kilometers pa mula dito. So meron pa tayong pupuntahan isang barangay, yung Agay-Ayan. Pagdating natin ng Barangay Agay-Ayan, pupunta naman tayo sa sitio Maslog na nandoon talaga yung pinakasadya natin. Tara, pasok na tayo dito. Ayan, Sagrada. Putol na yung kalsada dito mga highway. Ayan, nakikita natin na off-road na siya, no? So kung ang mga motor nyo ay maliliit ang gulong, medyo mahihirapan kayo sa ganitong klaseng road condition. Kaya dapat kung stuck ang motor nyo, kung stuck yung gulong ng motor nyo, mas mabuti kung palitan nyo ng mas malaki pa pag mga ganitong klaseng daanan yung dinadaanan ninyo. Ayan. So mahaba-haba pa tong off-road na to siguro kasi 3.8 kilometers eh. Ouch. Aray. Wow. Ang haba. 3.8 kilometers mga highway. Okay. So ayan, medyo ito, medyo hindi na gano'ng mabato. So Agay-Aya National High School, saan? Doon. Nakalagay 3.5 kilometers. Tanong dito, asan dito yung sityo? Yung papuntang sityo Maslog. Naku po, paano to? Dapat pala nagtanong na tayo dun sa ano eh, dun sa nabungad. Try natin dito. Bahala na. Kung sakali mang mali itong dinadaanan natin, bahala na. Ito, may nakamotor. Grabe. Sana dumating ang panahon, masimento na to. Para naman mabigyan na ginhawa yung mga tao dito na yung mga nakatira dito. Maslog na. Harayoon pa, no? Sige na, salamat tay. Yan. Ayos, tama pala tong way na pinili natin. Tanungan tayo dito, meron na naman kasing way pa ka dito sa kaliwa eh. Madam, mahabot lang po, madam. Saan po pa naman sa sityo, Maslog po? Ay, hindi po. Diretso lang po. Salamat po. So yun, mabait talaga ng mga taga Bicol, mga highway, mabait. Wow, grabing banking oh. Ang taas. Wow, off-road na naman. So, mga ganitong off-road. Uy, saan na naman tayo dito? Saan na naman tayo? Tanong nga tayo.
Madam, mahapot lang po. Saan po pa naman sa ano pa Maslog? Adiretso lang po. Salamat po. Ano po yan, parcel? Hindi po. Mabisita lang po. So, yari tayo dito. Maputik. Maputik. Yun. Salamat sa Diyos. So, diretso lang tayo. Yun. Medyo basa yung lupa na kalsada. Medyo hirap yung motor natin. Hirap siya, mga ka-highway. Pero ito, medyo kaya naman. Dito lang tayo sa medyo ma... Ito talaga yung kalaban ng motor natin. Yung mga putik-putik. Wow! Grabe! So, grabe yung challenge natin dito, mga ka-highway. Kaya dapat pag umulan, alis na agad tayo. So tama nga yung sabi ni tatay na malayo pa talaga yung Maslog. Pero pasok pa rin ang motor kahit malayo. Literal na putik na, pero may detour naman pala dito. Yan. Buti naman at may alternate way, no? So, yan. Kala ko lalangoy tayo dun sa ano eh. Dun sa putik. Wow, grabe. Oops. Yun. Nakalagpas tayo. Yan, salamat sa Diyos. Boss pa, sityo Maslog, diretso lang naman. Salamat. Diretso lang. Thank you. Pagkatapos ng kalahating oras na pakikipagsapalaran sa maputik at malubak na daan. Sa wakas, narating din natin ang final destination ng ating vlog. Ganda rin pero dito lang. Mula sa malawak na dagat na ating matatanaw. Hanggang sa lunti ang mga burol kung saan naroroon ang sityo Maslog ng Barangay Agayayan. Hahanga ka talaga sa ganda ng view na nakapalibot sa iyo. Pagdating ko sa spot ay naghanap muna ako ng mapagtatambayan para makapagmuni-muni ng ilang minuto habang pinagmamasdan ang ganda ng kapaligiran. Pagkalipas na ilang sandali, iniwan ko ang motor at sumabay ako kay tatay na taga roon. Pababa kami sa dagat. I have to go, Luigi. Take care. See you again soon. So grabe. Na-amaze talaga ako sa ganda ng lugar na to, mga ka-highway. Makikita nyo sa ating background, yung parang painting na ganda ng mga mountain hills dito. Plus, idagdag mo pa yung ganda ng dagat na napakalinaw, malinis. Bababa tayo kanina, mga highway, nakita natin may mga crabs, may mga shells, may mga lamang dagat na buhay na nakita natin nung naglalakad-lakad tayo sa bababang bahagi ng tubig. Malinis pa, marami pang mga lamang dagat ang makukuha dito. So dito sa ating kanan, mga highway, tanaw natin yung Lagunoy na tawid na sa kabilang ibayo ng dagat at iba pa mga isla na doon banda sa direksyon na to na Pacific Ocean, yung Carabao Island, yung tatlong isla na yan na natatanaw natin dito. Nasabi ni tatay kanina na nakausap natin, wala raw mga nakatira sa mga isla na yan. Parang na-excite tuloy ako na puntahan yan, parang na-curious ako na tingnan yung mga isla na yan. So sana, hopefully, soon, mabisita natin yung mga isla na yan. So dito naman sa ating kaliwa, yung ilang mga mountain ridges na nandito. Yung si Roma naman, mga highway, doon pa sa kabila. Medyo malayo-layo pa yun dito. Kasi itong lugar na to, itong sityo Maslog sa Barangay Agayayan ay malapit lang ito sa sentro ng bahay ng Tinambak. Nasa 18 kilometers lang ito. Solved talaga tayo. Sulit na sulit yung punta natin dito, mga highway.
Sarap ng simoy ng hangin, yung mga burol. Kung pupunta kayo dito, siguraduhin na ka, nasa kondisyon nyo yung mga sasakyan. Pag may motor naman, dapat medyo malaki yung gulong nyo at kondisyon rin yung motor nyo kasi hindi po madali ang daanan papunta dito. So hanggang dito lang po muna mga highway. Maraming salamat sa iyong pagsuporta. Ingat kayo lagi. Kasama kayo sa aking bawat biyahe.